Nabago ang pakikibaka mula reforma patungong revolusyon taong 1892. Ang pag-aresto at pagpapatapon kay Rizal sa Tapitan, Zamboanga ang nagmulat kay Andres Bonifacio sa kawalang saysay kung ipagpatuloy ang kampanyang pangkapayapaan. Bilang lunas sa kasamaang umiiral sa Pilipinas, itinatag ni Bonifacio ang isang lipunang salungat sa layunin ni Rizal. Ito ay ang sikretong revolusyonaryong lipunan na tinatawag na Katipunan. Kinilala si Bonifacio bilang arkitekto at ama ng kauna-unahang nasyonalistang revolusyon sa Asya. Kinilarawan bilang matapang, revolusyonaryo, supremo at ang pagiging unang pangulo ng Pilipinas. Ngunit ano nga ba ang kwento sa likod ng pagiging revolusyonaryo ni Bonifacio? Bakit siya pinatay ng kapwa niya Katipunero? At marapat lang ba natanghalin siyang pinakaunang pangulo ng Pilipinas? Yan ang ating pag-usapan, mga boss, sa video ito. Kaya't simulan natin. Pinanganak si Andres Bonifacio noong 30 ng Nobyembre taong 1863 sa isang maliit na bahay kubo na ngayon ay kalye ng Ascaraga sa Tondo, Manila. Ang kanyang mga magulang na sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro ay kabilang sa lower middle class na pamilya. Ang kanyang inang si Catalina ay isang Spanish-Chinese na Pilipino na nagmula sa Zambales at nagtatrabaho sa pabrika ng sigarilyo, habang ang kanyang amang si Santiago ay isang mananahi at dating opisyal ng munisipyo ng Tondo. Nagsimula magbago ang buhay ni Bonifacio nang namatay ang kanyang mga magulang. Dahil dito, kinakailangan niyang suportahan ng pamilya na binubuo ng limang magkakapatid. Sa murang edad ni Bonifacio ay nagbinta siya ng mga tungkod na gawa sa kahoy at mga pamaypay na gawa sa papel sa labas ng simbahan. At dahil sa kanilang kahirapan, si Bonifacio ay walang pormal na edukasyon. Nagtrabaho siya bilang mensahero ng J.M. Fleming and Company na isang English trading firm at kalaunan naging isang ahente ng German trading firm na Priscil and Company. Wala mang formal na edukasyon si Bonifacio, hindi ito naging hanlang upang palawakin ang kanyang kaalaman. Sa tuwing gabi ay nahiligan niya magbasa ng mga pahayagan at libro sa wikang Espanyol. Tinuruan niya ang kanyang sarili na bumasa at sumulat sa wikang Espanyol hanggang sa naging literate si Bonifacio sa wika ng Banyaga. Hindi maitanging na naging tagahanga si Bonifacio ni Rizal. Isa sa mga librong binabasa ni Bonifacio ay ang original na versyong nobela ni Rizal sa wikang Espanyol na Nolimitang Here at El Filibusterismo. Nahiligan rin niyang basahin ang librong French Revolution of 1789. Sa kanyang pagbabasa, namulat si Bonifacio sa pagiging makabayan at nag-untsok sa kanya na tumulong upang makalaya ang Pilipinas sa kamay ng mga Kastila. Itinayo ni Rizal ang lipunang La Liga Filipina sa Tondo noong 3 ng Hulyo taong 1892. Dito'y agad na sumali si Bonifacio. Ngunit nang nabalitaan ito ng mga otoridad ng Espanya, inaresto si Rizal at ipinapatapon sa Dapitan, Zamboanga. Nang nabalitaan ni Bonifacio ang sinapit ng kanyang idolong si Rizal, agad itong nagpatawag ng pulong sa kanyang mga kasamahan. Gabi ng 7 ng Hulyo, 4 na araw mula na nabuo ang Liga, lumikha ng isang sikretong lipunan ang mga makabayang Pilipino na kinabibilangan ni na Andres Bonifacio, Teodoro Plata, Valentin Diaz at Ladislao Diwa. At dito'y tuluyang nabuo ang kataas-taasan, kagalang-galangan na Katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Layunin nitong palayasin ang mga Espanyol sa Pilipinas at makamit ang tunay na kalayaan sa pamamagitan ng paghihimagsik. Bakit si Bonifacio ang pinakaunang pangulo ng Pilipinas? Bagamat kinilala si Andres Bonifacio bilang isang supremo, ang Katipunan ay unang pinamumunuan ni na Judato Arellano at Truman Basa bago ito pinamumunuan ni Andres Bonifacio taong 1895. Sa katunayan, sa pamumuno ni Bonifacio ay nagsimulang naniwala ang mga tao at kinilala bilang pinakaunang pangulo ng Pilipinas. Ipinapakita ni Bonifacio ang kanyang tagumpay hindi lamang sa mga labanan, kundi sa revolusyonaryong organisasyon bilang pinuno ng anak ng bayan at bilang supremo. Lahat ng katangian ng isang pinuno at bayani ay nakita kay Bonifacio. Sa panahong iyon,
ginagamit ng mga Katipunero ang katagangharing bayang Katagalugan. Ito ay dahil ang bayan ay ang hari na kumakatawan kay Bonifacio at walang sinumang individual ang mga hasabansang Pilipinas, partikular sa mga dayuhang Espanyol. Ayon sa Change.org, mga dalubhasa at mananalaysay ng Katipunan, hindi si Emilio Aguinaldo ang unang pangulo ng Pilipinas dahil nang sumiklab ang Rebolusyong Pilipino noong 24 ng Agosto taong 1896. Ang Katipunan ay hindi lamang basta organisasyon, kundi isang revolusyonaryong gobyerno na ayon sa mga dokumento at bilang patunay, naglabas ng dokumento mula kay Bonifacio. Naglalaman ito ng kanyang pirma, pangalan at titulong Pangulo ng Haring Bayan. Ginagamit ng mga Pilipino ang katagang Haring Bayan bilang panghalip sa katagang Republika. At dahil may titulong Haring Bayan si Bonifacio bago naging Pangulo si Emilio Aguinaldo, marapat lang natanghalin si Bonifacio bilang pinakaunang Pangulo ng Pilipinas. Nagkaroon ng panganib ng pagtuklas ang mga Espanyol sa sikretong lipunan. Bilang tugon ay nag-imbento si Bonifacio ng isang sistema ng pagsulat. Layunin itong mas mahihirapan ang mga Espanyol na basahin ang mga liham ng Katipunero o anumang sulat para sa komunikasyon. At ito ay kilala bilang The Katipunan Code. Bumuo rin ang supremo ng sariling watawat bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa at kalaunay naging pinakaunang bandila ng lipunan. Naniwala si Bonifacio na mas madali nilang maipalaganap ang kanilang mga revolusyonaryong ideya kung magkakaroon sila ng sariling pahayagan. Sa loob ng sikretong revolusyonaryong lipunan na Katipunan, nakilala ni Bonifacio ang isang binatilyo na may seryosong pananaw, maalam at sa kalaunay naging tagapayo ni Bonifacio. Ito ay si Emilio Jacinto. Sa tulong ni Dr. Pio Valenzuela, naitayo ni Jacinto ang opisyal na pahayagan ng Katipunan, ang Kalayaan. Nakapagsulat si Bonifacio ng ilang artikulo sa pahayagan at nang lumabas ito noong buwan ng Marso taong 1896, ito ay umani ng samutsaring mga miyembro na nagmula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At para mas lalong malito ang mga Espanyol, Yokohama ang ginagamit ng mga Katipunero bilang lugar ng publikasyon at ginagamit ang pangalang Marcelo X. del Pilar bilang editor. Gayunpaman, habang lumalaki ang sikretong lipunang Katipunan, ito ay unti-unting napapansin ng mga Espanyol. At dahil may isang nag-traidor na miyembro ng Katipunan na kumpirma ng mga Espanyol ang kanilang mga hinala. Sa galit ng mga Kastila, sinugod nila ang kuta ng pahayagan. Dito'y nakita ng mga Espanyol ang ilang dokumento ng sikretong lipunan at maging ang silyo ng Katipunan. Nang nabalitaan ito ni Bonifacio, agad ito nagpatawag ng pulong sa mga Katipunero. Ika-23 ng Agosto taong 1896, sa Pugadlawin sa Balintawak, isang pagpupulong ang ginanap sa bakuran ni Juan Ramos, ang anak ni Melchora Aquino, Utandang Sura, na kilala bilang ina ng Katipunan. Sa liderato ni Bonifacio ay gumawa ng simbolikong aksyon ang grupo. Dito'y inutos ng Supremo na ilabas ang kanilang mga sedula para pumitin upang ipakitang handa silang humawak ng sandata. Sinisimbolo nito ang determinasyon ng mga Pilipino na ipaglaban ng kalayaan kahit hanggang kamatayan. Ito ay kilala bilang The Cry of Pugadlawin. Habang nagaganap ang kaganapan sa Pugadlawin sa Balintawak, bilang Supremo ay agad na pinag-usapan ni Bonifacio ang planong pag-atake sa mga Banyaga sa katapusan ng Agosto. Dito'y nagtalaga siya ng mga pinuno sa iba't ibang lalawigan. Ngunit sa hindi inaasahan, gabi ng 25 ng Agosto, nakainkwentro ang mga Katipunero ng mga Gwardiya Sibil sa sityo ng Pasong Tamo, pati na rin sa Manila noong 29 ng Agosto. Sa engkwentrong ito, may ilang Katipunero ang nasawi sa labanan, ngunit ito ay maituturing na tagumpay pabor sa mga Pilipino. Kinabukasan, gabi ng 30 ng Agosto ay ang araw ng kanilang pag-atake. Unang sinalakay ng mga Katipunero ang kuta ng arsenal ng mga Espanyol sa San Juan del Monte sa pamumuno ni Bonifacio. Isang labanan ang sumiklab sa pagitan ng umaataking Pilipino laban sa dumidipinsang Espanyol. Bagamat maraming Katipunero ang nasawi sa labanan, ipinagpatuloy ni Bonifacio ang kanilang layunin. Sa kabilang banda, nag-iwan ito ng pangamba sa mga Espanyol dahil sa ipinapakita nitong pwersa at sa dami nitong bilang sa laban.
Bilang paghahanda ng mga Espanyol laban sa umuusbong na revolusyon, ipinapatupad ni Gobernador General Ramon Blanco ang isang dekre sa kaparehong araw. Ang patakaran ito ay kilala bilang Blanco's Policy of Attraction o Martial Law. Hinihinala ang pugad ng revolusyon ang walong karatig na probinsya. Ito ay ang mga probinsyang Cavite, Maynila, Laguna, Batangas, Bulacan, Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija na nasa ilalim ng batas militar. Ang mga probinsya na ito ay kalaunay kumakatawan sa walong sinag ng araw sa ating pambansang Watawat. Hindi tumigil ang mga Espanyol sa malademonyong pagpapatupad ng batas militar sa mga probinsya. Maraming inosinti ang namatay dahil sa torture na di umano'y may koneksyon sa Katipunan. Pinatay ang mga akusado na hindi dumaan sa formal na paglilitis. Sa halip na matakot at magtago sa kani-kanilang tahanan, ang mga Pilipino ay mas piniling sumama sa kanilang mga kababayan para makibahagi sa revolusyon. Kasabay nito ay mas naging malakas ang loob ng mga Pilipino matapos ang pagbitay kay Rizal noong 30 ng Disyembre taong 1896 para ipaglaban ang bansa at makamit ang tunay na kalayaan. Bagamat unti-unting nagtatagumpay ang mga Katipunero laban sa mga Espanyol, nagkaroon ito ng bangayan sa loob ng organisasyon. Ito ay sa pagitan ng dalawang grupong sangguniang bayan na Magdalo at Magdiwang. Nangyari ang Tejeros Convention noong 22 ng Marso taong 1897 na ginanap sa estadong bahay ng Tejeros sa Tejeros Cavite sa pamumuno ni Bonifacio. Nagkasundo ang dalawang grupong Magdalo at Magdiwang na maghalal ng bagong opisyal ng Katipunan. Sa puntong iyon ay unang pinagbutuhan ang pagpili sa pagiging bagong pangulo ng organisasyon. Napili si Emilio Aguinaldo dahil sa tulong ng mga Magdalo. Napili ito kahit wala ang kanyang presensya sa eleksyon. Dahil sa panahong iyon ay abala si Aguinaldo sa pakikipaglaban. Sa kabila ng pagpapanalo ni Aguinaldo bilang bagong pangulo ay nirespeto ito ni Bonifacio. Sa pagpatuloy ng eleksyon, nahalal si Bonifacio bilang bagong Director of Interior. Ngunit nang naiproklama si Bonifacio bilang bagong Director, sa di inaasahan ay tumayo ang isang membro ng Magdalo na si Daniel Tirona at sinabing dapat abogado lamang ang kwalipikado sa posisyon ni Bonifacio. Hindi nagustuhan ni Bonifacio ang pambabastos ni Tirona. Sa galit ni Bonifacio, itinutok niya ang kanyang pistula kay Tirona at dito'y nagkagulo ang eleksyon. Pinawalang bisa ni Bonifacio ang resulta ng eleksyon at dali-dali itong umalis kasama ng kanyang mga tauhan sa pag-aakalang siya pa rin ang pangulo ng organisasyon. Ngunit ang mga naiwang individual sa kumbinsyon ay kumbinsido na si Emilio Aguinaldo na ang bagong pangulo. Sumulat si Bonifacio bilang apila sa naging resulta ng eleksyon. Ito ay ang tinatawag na Acta de Tejeros. Sinasabi sa sulat ni Bonifacio na ang resulta sa eleksyon ay hindi patas dahil hindi tugma ang bilang ng mga baluta kisa sa mga dumalo sa eleksyon. Ngunit ito ay mariing na itinatanggi ng mga Magdalo. Ang malagim na katapusan ng Supremo. Sa unang bahagi ng pagganap ni Aguinaldo bilang bagong pangulo ng revolusyon, may mga nagsulsol kay Aguinaldo ng hindi maganda patungkol kay Bonifacio na di umano'y si Bonifacio ay may partisipasyon sa mga otoridad ng Espanya na ipahamak ang bagong pangulo at maging ang mga Katipunero. Pinag-isipan ito ni Aguinaldo hanggang sa ito ay nakapagdesisyon. Isang buwan lamang matapos ang eleksyon, ipinag-utos ng Pangulo na arestuhin si Bonifacio. Dumating ang mga sundalo ni Aguinaldo sa baryo ng Limbon sa Indang sa pamumuno ni Colonel Agapito Bonzon noong 25 ng Abril taong 1897. Naging maganda ang pagsalubong ng mga tauhan ni Bonifacio sa mga bisitang sundalo. Ngunit sa di inaasahan, nakarinig si Bonifacio ng isang putok ng baril mula sa di kalayuan. Dito'y tumambad ang duguan at walang buhay nitong kapatid na si Siriaco. Sa galit ni Bonifacio ay kinumpuntan niya ang mga sundalo ni Bonzon. Ngunit agad siyang binaril at natamaan sa kaliwang braso. Inatake rin siya ng bolo ng isang sundalo. At dito'y nasugatan si Bonifacio sa liig. Dinala ang magkapatid na Andres at Procopio sa Naik, Cavite, kung saan naroon ang headquarters ni Aguinaldo.
Dito'y kinulong sila at nilitis sa kasong pagtataksil. Bagamat walang matibay na ebidensya ang hukumang militar laban sa magkatapid, sila ay hinatulan pa rin ng kamatayan. Gabi ng 10 Mayo taong 1897, ang magkapatid na Andres at Procopio ay dinala sa kabundukan ng Maragondon sa pangunguna ni Lazaro Macapagal at dito'y binasahan ang magkapatid ng parusang kamatayan. Nagmakaawa ang Supremo na huwag silang patayin, ngunit agad binaril si Procopio sa harap ni Bonifacio. Habang nakatalikod si Bonifacio, binunot ni Macapagal ang gulo at pinagtataga si Bonifacio hanggang sa namatay. Sa nakalipas na higit 50 taon mula nang namatay si Bonifacio, isang araw bago ang kaarawan ni Aguinaldo noong 1948, isang liham ang mula sa kanya na naglalaman ng kanyang pag-amin sa pagpapapatay sa magkapatid na Andres at Procopio. Napagdesisyonan man ni Aguinaldo na patawan ng parusang kamatayan si Bonifacio, sa kanyang diwa ay makakabuti ito para maipagpatuloy ang himagsikan. Ang pagpatay kay Bonifacio ay nagmarka ng pagbabago sa Rebolusyong Pilipino sa pangkalahatan. Ang mga manlulupig at kolonisador ay ang mga kontrabida sa ating kasaysayan. Ngunit ang pagkamatay ni Bonifacio ay tumutukoy rin sa mga kontrabida na kapwa Pilipino. Pinatay man si Andres Bonifacio sa kabundukan ng Maragondo, nagbuma naman ang rebolusyon na kanyang sinimulan. Ang kanyang diwa ay nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino upang makamit ang tunay na kalayaan.